pulubi ako guys, ito lang yung pagkain ko. Sabi sa commercial, pag yun ang piloto, paangat din naman, no? Pero masarap siya. Mmm! Hi guys, good morning. This is Nitan and welcome back to my channel. At bago po ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe dito po sa channel ko. Guys, nandito naman kayo sa akin daigdig para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin saan man sulok ng bansa, saan man sulok ng mundo. Lalo-lalo na po yung mga kabahay natin, OFW. So ngayong gabi guys, ito lang yung lunch, ay ano ko, pagkain ko. Kurita ang lola nyo. Ito lang ako sa gatas. So habang kinakain ko ito, pag-uusapan natin ito guys, yung viral sa social media. Yung Chinese na Shula na napakabastos, na napakayabang. Yung naglulura-lura doon sa loob ng restaurant. Nakakagigil guys, kasi napakaliit ng tingin nila sa mga katulad natin dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Napakaliit at wala silang takot sa batas ng bansang Pilipinas. Kasi kung may takot yan sila, ibig sabihin, respetuhin nila ang bansa natin, lalo-lalo na po yung mga tao dito. Kung naalala nyo guys, may upload din ako dyan na video, diba? Nakaraan-raan buwan pa na Chinese din na babae, dinuro-duro yung delivery boy, diba? Wala, mga bastos talaga. Hindi naman ko naman sinasabi, pero karamihan bastos, mga salbahan ugali. Kuna ko ang gwardiya doon, imudmud ko siya doon sa misa. Napaka baba ng tingin nila sa Pilipinas. Pulubi ako guys, ito lang yung pagkain ko. Sabi sa commercial, pag yun ang piloto, aangat din naman, no? Pero sarap siya. Pagkain ko ng mga kapuspalad, ng mga pagkain ng mga dukha, mga hampas lupa, gano'n yun. Nag-diet na talaga ako. Kailangan ko na mag-diet kasi binubuli na ako. Masyado na raw ako mataba. Balik tayo sa topic natin guys. Nakakabusit ang isipin guys na tayo mga Pilipino, pag nag-welcome tayo ng mga bisita natin dito sa ating bansa, kumbaga ginagalang natin lahat ng mga foreigner, kahit kayo man inaobserbahan nyo. Pag mga foreigner dito sa ating bansa, kumbaga ginagalang sila kasi kumbaga dayo yan sila sa bansa natin. Samantalang tayo pag pumunta doon sa kanilang bansa, siga sila, siga.
kasi bansa nila yung siga, wag kang palukuloko, di ba? At lalo pa pag may ginawa kang labag sa batas, maraming parusa, may parusa kami pagkalalagyan ka. Kaya karamihan sa atin mga Pilipino pag nasa ibang bansa, mga behave sila. Kasi bakit? Ayaw nilang mapahamak, at isa pa ayaw nilang kasi kumbaga dala-dala nila yung bansang Pilipinas. Ganun tayo mag-isip. Pero sila na yung mga ganyan, mga na kung sino pa yung mga dayo, sila pa yung mga siga. Di sa ating bansa, hindi lang Chinese, mga ibang lahi pa, di ba? Kasi bakit? Napakaliit ng tingin nila sa mga katulad natin dito sa Pilipinas. Napakaliit. At wala silang pakialam sa batas, di ba? Kasi kung may galang yan sila, kung nirerespeto nila tayo, mga Pilipino, hindi yan sila gagawa ng kabulastugan ng mga kababuyan. Napakaluwag ng batas sa Pilipinas. Mabuti na lang ito. Yan, mabuti na lang yan. Ayan na nangyari. Ayan na. Yan na nangyari. Buti na lang. Nagawan agad ng action. Dapat yan ipadipult agad-agad. Hindi na pwede pumasok dito sa bansa natin. Kasi bastos ang ugali. Diba? Bakit yung mga katulad, mga Pilipino na kababayan natin, diba? Baka nabitay pa yan sa ibang bansa. Ganun yun. Kaya dyan sa mga kababayan ko na nandyan sa ibang bansa, especially yung mga kababayan natin yung OFW, mag-iingat kayo dyan lagi, kasi nga yung batas nila dyan mahigpit kung ano talaga yung batas, yun talaga yung batas kailangan ipatupad. Hindi tulad dito sa bansang Pilipinas, basta may wala yung batas, ganito na natatapala na ng pira. Reality lang, real talk. Pag may pira ka, kaya mo paikutin ang batas. Na? Yun yung nakakalungkot isipin dito sa bansang Pilipinas. Totoo naman, di ba? Pag may pira ka, kaya mo paikutin ang batas, kaya mo bayaran kahit sino. Hindi naman siguro tayo kakapanganak lang kahapon para di natin alam kung ano mga nangyayari sa kapaligiran. Ang batas dito, pira lang. Kaya yung mga kababayan ko dyan sa ibang bansa, mag-iingat kayo dyan lagi. Kasi ang batas dyan hindi tulad dito sa Pilipinas. Diba? At dyan sa mga dayo dito sa ating bansa, Diyos ko, igalang nyo naman yung bansa namin. Igalang nyo naman kung ano yung mga batas na mayroon kami dito. Tulad ng pagtanggap namin sa inyo ng maluwalhati. Sabi nyo kasi, pag marami kang pira, naalala ko nga nung college ako dun sa seminaryo kung saan ako nag-aaral. Paniniwala nila dun is money root of all evil, di ba? Kaya bawal kami maghawak ng pera dun. Nakakahawak lang ng pera dun yung taga-kusina, yung nagbabudget. Yun lang yun. Kasi kami, bawal kami mag-ano ng pera kasi... Oo nga, sabihin na natin, kailangan natin yun sa pang-araw-araw. Pero pag may pera ka, kaya mo gawin lahat. Kaya mong maging posible ang napaka-imposible pag may pera ka. Ganun lang kasimple yun. Pira-pira. Tulad ng mga kababayan natin sa OFW. Yung mga agency na walang kwenta, di ba? Pira-pira lang din ang pinag-uusapan. Kaya kung bakit marami tayo mga kababayan ang napapahamak at na mamaltrato dahil sa walang kwintang agency na bayaran na ng pira, wala na silang pakialam. Pira-pira lang. Akala mo naman kung madadala nila yung pira nila pagkamatay nila. Kung sa pira naman ang sila sa langit, bakit kailangan ba? May pira marami ka. Ano doon? Mag-shopping ka doon? Kung saan ka mamupunta sa purgatorio ka man sa pira naman sa langit ka mapunta. Mag-shopping ka doon? Ano ba? Sungit mo ah! Para kang ka na. May dalawa. Lumayas ka na, diba? Di mo naman kailangan ng pera doon kung saan ka mamapunta, kung doon ka kay Taning o kung doon ka kay San Pedro. Hindi kailangan ng pera. Diba? Kaya walang silbi ang pera mo kung hindi ka naman gumagawa ng maayos.
ko na naman. Uling kayo ba nito? Itong baril na tripa. Pakalat-kalat yung baril na yan eh. Bale, kaibigan naman tayo. Kaya na naman, kung saan-saan naman pinapato. Yung mga baril na yan, kung pumutok. Kalat-kalat. Kanina dito, daan-daan ako, nakatutok pala sa akin. Di bale, wala naman kanina nakapato. Hindi yung pukutok. Ano, hindi. May sa demonyo yan. Pag yan ang pumutok, ow! Sira ang beauty ko. Ay, naku guys, ituloy natin yung usapan natin na abala lang ako nung kasama. Kasama namin dun sa labas kung ano-anong pinagagawa sa buhay niya. So, paano guys, putulin ko lang itong usapan natin. At baka dumating na naman si Damula. Ay, naisturbo na naman yung paggawa ko ng video. So, paano guys, hanggang dito lang itong usapan natin. At maraming salamat sa mga walang sawang nagsusubaybay ng video ko at lagi kayo nandyan. At paalala ko lagi sa mga kabayan natin ng OFW. Mag-iingat kayo dyan lagi, lalo-lalo lang yung mga sa bansang Middle East. Diyos ko kasi marami tayong mga kababayan ang namamaltrato dyan. Lagi-lagi ko sinasabi, mag-ipon kayo ng pira, mag-ipon. Para pag-uwi nyo dito, hindi nga nga at magdasal sa Panginoon. Diba? Ano man ang relihiyon mo, magdasal ka lang lagi sa Kanya dahil sila yung ating sandalan sa oras ng ating mga pangangailangan, sa oras makagipit, sa mga problema, yun lang yung sikreto dun. So hanggang dito lang po ito at maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan lagi.